Okay, game, yo. Sabi niya idol. So, tatalakay natin ngayon is yung mga tanong sa group. Mga tanong sa group natin. Ang dami nagtatanong. Mga aspiring seafarer, yung mga gusto magbarko, no? Nagtatanong sila. O di kaya naman is, yung mga ex-crew din, nagtatanong. Okay? So, hindi natin i-highlight yung company natin. Kasi confidential nga kasi yan. Kaya walang sumasagot sa kanila. Eh, dahilan naman nila, eh, gusto lang naman naming malaman. Gusto lang naman daw nilang malaman. So, kadalasan is hindi yan sinasagot. Kasi confidential talaga yan. Kasi mag-compare sila ng sahod eh. Okay? So, unang tatalakayin natin is magkano ang sinasahod ng isang kitchen utility? Iba-iba kasi ng tawag yan. Doon sa pinanggalingan kong kumpanya is hindi kitchen utility ang tawag. Food and beverage assistant. Yan ang tawag. Yan ang tawag sa mga tagahugas ng pinggan, tagalinis ng kusina, tagahugas ng kaldero, kitchen utility, iyan ang tawag. Meron na sa ibang kumpanya eh, ang tawag dyan is kitchen steward. Okay? So, magkaiba ng meaning yun. Sa company namin, ang kitchen steward is manager yun, mga idol. Okay? Ang supervisor naman is assistant kitchen steward. Okay? So, itong unang topic natin is magkano ang sahod ng isang kitchen utility? Okay. Iba-iba yan. Okay? Hindi natin i-highlight yung company namin, mga idol. Doon sa pinanggalingan ko is ang sahod ng kitchen utility is $382. Yan lang ang sahod doon sa pinanggalingan ko. $382, mga idol. So, usapang sahod tayo, mga idol. Eh. Kitchen utility. Ayan. Ang dami nagtatanong magkano ang sahod ng kitchen utility. $382 times natin sa $58 ngayon. ₱22,156 Philippine money. Okay? So, yan ang sahod ng kitchen utility. Utility doon sa pinanggalingan ko, ha? $382, which is $22,000. Malaki ba, guys? Malaki ba yung sahod ng kitchen utility? Sad to say, pero malaki pa ang sinasahod ko sa Pinas. Yung ako ay waiter sa Pinas. Yung ako ay supervisor sa Pinas. Malaki pa ang sinasahod ko. Kakaltasan pa yan, mga idol. Okay. So, hindi ako nagtanggal dun sa kumpanya na yun. Good thing is, meron ka na ang mga requirements. Okay? Meron ka na mga requirements, meron ka na experience. 4 buwan lang ako ron. So, na medical repat ako noon. So, yun, tiyempo pa na medical repat. Pero ayoko na sanang ituloy kasi nga baba ng sahod.
Pero ang kagandahan doon is stepping stone. Okay, stepping stone mo yung kumpanya na yun kahit mababa yung pasahod. Stepping stone mo yun. Magagamit mo sila next sampa mo pag nag-apply ka sa iba. Yun mga idol. Take note nyo yan, mga idol. Take note nyo. Take note nyo yan, okay? Hoy, tap. $382. Okay, next. So lumipat ako sa ibang kumpanya, oh. So ginamit natin lahat ng papeles nila. So $382. So lumipat ako ng ibang kumpanya. Yun na yung company ko ngayon, okay? Sahod ng kitchen utility dito sa kumpanya ko ngayon. Yung inabutan ko is $750 times mo sa 58 43,000 sa buwan. Yan yung inabutan ko ano, yan yung inabutan kong sahod na kitchen utility dito sa company ko. Pero nag-increase na yan last year lang, okay? Hindi na 750 yan mga idol. Naging 850 na yan mga idol. So times natin 850 kitchen utility ha. 850 times mo sa 58. 49,000 mga idol, 300 tagahugas ng pinggan, tagaluno, tagalinis ng kusina, tagahugas ng kaldero. 49,000 mataas pang sahod sa mga manager dito mga idol. Sabi ni idol. Yan ang sahod ng kitchen utility dito sa company namin mga idol ha, 49,000. Nagsimula ako dyan mga idol, kaya alam ko yung trabaho nila. Okay, ciao, thank you for watching. Next vlog tayo, marami tayong iba vlog na katanungan mga idol. Sabi ni idol, thank you for watching.